guys, welcome back to our channel. For this vlog, ituturo ko sa inyo or ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng checking account sa PSBank. Kung bago ko pa lang sa aking channel, please consider to subscribe and hit the notification bell para always updated sa aking mga upcoming videos. Going back sa ating topic, ito nga, gusto ko lang sa inyo ikwento na nag-apply ako ng checking account sa PSBank. And prior to apply a checking account sa PSBank, nag-email kasi yung developer ko na pinuwan ko ng house and lot sa Lumina Homes na nila-require nila akong mag-open ng checking account for the payment transaction. Reason nun is yun nga, nabanggit ko nga house and lots, and then konting background lang sa aking history. Kumuha kasi ako ng bahay sa kanila way back 2018. So, more than 3 years na siya. This November 2018 yun to be specific. So, more than 3 years na siya. And as of now, hindi pa rin na-turn over sa akin yung bahay. Gawa nga ng COVID or ng pandemic. So, lahat ng construction nila, na-stop lahat. So, sabi sa akin ng developer, by this year daw, I'm not sure this much kung mag-turn over ba talaga na yung house and lot ng developer. So, hoping by this year, may turn over na talaga yung bahay. So, yun nga, going back nga sa ating topic nga, last year, December 2021, nag-apply ako ng checking account sa PSBank. And reason behind on that, kung bakit si PSBank ang nakuha ko compared with other banks is dahil mabilis ang approval kay PSBank in just one day. Makukuha mo agad yung result kung decline ka ba or approve sa kanila na magkaroon ng checking account. Kasi number one na tinatanong ng mga banko is kung bakit ka mag-a-apply ng checking account at kung saan mo gagamitin. By the way, masyado stricto si mga banko kung bakit mag-a-apply ka ng checking account, unlike by savings, ATM, or passbook. Madali lang mag-apply basta kompleto lang ang requirements mo. So, kay checking, hindi. Dadang ka sa butas ng karayom. Tatanungin nila kung saan ba talaga gagamitin yung checking account at kung saan o bakit ka mag-a-apply ng checking account. So, ganun siya, guys. So, yun nga, sa PSBank, meron siyang maintaining balance na worth 5,000 pesos. But the other banks in-offer nila, wala silang maintaining balance like RCBC. And then sa security, may maintaining balance siya na 25,000 pesos. And then reason behind that, bakit si PSBank ang nakuha ko is number one nga, mabilis ang approval nila kung decline or hindi. Unlike the other banks kasi, yung mga nabanggit ko, gaantay ka ng 1 week kung ma-approve ka or hindi. And then yun nga, pumunta ako sa physical branch dito sa Imos, sa Cavite. And then pinasa ko lang yung requirements like government IDs like SSS, may UMID and yung PIN ko, so binigay ko lang sa kanila. And then birth certificate ko, hinanda ko din. By the way, yung birth certificate, option na lang siya kung dadalhin niyo o hindi. Ang requirement lang nila is yung 2 valid IDs and then 1x1 picture, at least 2 piraso, and then proof of billing. Then, yung deposit mo, yung initial deposit mo ng worth 5,000 pesos. By the way, kay PSBank, yung personal na checking account, hindi siya nag-earn ng interest. Pero kung balak nyo na nag-earn ng interest siya, I do suggest na mag-corporate account kayo. O yung tinatawag din ng max checking, ang requirement nila doon for the initial deposit is 25,000. And then, same siya. Halos same siya ng interest rate sa in-offer ng mga savings account like passbook or ATM. So, yun lang yung difference nila. So, ang kinuha ko that time na yun is yung personal checking worth 5,000 pesos lang yung initial deposit. So, yun nga. Dami na lang na kwento. So, going back sa ating mga requirements, mga discussion dito. So, binigay ko yung requirements na hinahanap nila, and then endorsement letter galing kay developer na gagamitin ko siya sa ganito, ganyan. Kaya nire-require nila ako mag-open ng checking account. And then, pinakita ko yun, hinanapan ako ng banko ng barangay certificate na nakatira ko. Kasi yung sa ID ko,
ang nakita nila yung address ng bahay ko sa Manila. Eh, nandito ako sa Imus, Cavite ngayon. So, sakto noon, may dala akong barangay certificate na presently or temporarily nandito ako naka-address sa Imus, Cavite. Kasi ang nire-require ng bako kasi kung saan kung malapit ang branch, kung saan ka nakatira, kung saan ka nagtatrabaho, dapat doon ka mag-a-apply ng inyong checking, mapa-savings man yan, or mapa-ATM personal. So, nire-require nila yun. Requirement ng piano ng mga banko yun, mandated or regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pinakita ko yun, yung barangay certificate, na temporarily or presently dito ako naka-address ngayon sa Imus, Cavite. And then after nun, binigay sa akin yung hard copy ng mga service fees and charges. And then yung itsura nga niya pala ng passbook, I mean, ng checking account is ganito siya, guys. Ito siya. May kasama siyang lagayan na may tatak ng mismong bangko na PSBank. And then, ito yung loob niya. Ayan. Tapos, ito yung mga cheque. So, kuha ko kagad siya in one day. So, yun yung kinagandahan ko kay PSBank na agad-agad, makukuha mo agad yung result kung declined ka ba or approved. Kasi, reminder lang guys, sa pag-apply ng checking account, hindi lahat na-approve. So, maraming CIA ang ginagawa nila. So, on that day, kuha ko kagad siya. So, yung kinagandahan doon. Kasi kung pupunta pa ako sa ibang banko like RCBC or Security Bank, need ko pa na mag-wait maximum 5 days o minsan higit pa doon. So, yun yung kinagandahan kay PSBank. Kuha ko kagad siya. Magbabayad ka pala dito ng 250 pesos. So, nagbayad ako ng 250 pesos para i-release nila yung checkbook. Singit ko lang guys, bukod sa pagkakaroon ng checkbook, kinagandahan pa kay PSBank is ma-access mo siya online. So, pupunta ka lang sa website ni PSBank or sa mobile app nila, then magsa-sign up ka lang sa kanila doon, then ilagay mo lang yung mga required information doon na hinihingi nila. Don't worry naman doon sa website nila o sa mobile app nila kasi secured page naman yun, so hindi naman makukompromise lahat ng mga personal information ninyo. And then ang approval noon is within one day. So yun, makikita mo lahat ng mga transactions mo doon. And then, mamamonitor mo siya. So, yun yung pinagdada ng checking account. So, may access ka rin online. So, wala siyang pinagkaiba sa passbook or I mean sa ATM savings account na makikita mo yung lahat ng transactions mo online. So, yun lang guys for now. Kung may mga katanungan kayo about sa savings, passbook, ATM, or checking man yan, nahihirapan man kayo mag-apply, just let me know, just comment down below at susubukan kong sagutin ang inyong mga katanungan or gawa ng video. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para always updated sa ating mga upcoming videos. So, see you guys! Goodbye!